Mapisabat po mga kapatid. Kamayan po natin ang ating mga katabi ng mainit na pagkamay at ating pong sabihin sa kanila, masaya ako sapagkat narito pa. Magbatihan po tayo. Bahagi po ng ating fellowship kasi minsan po ay nagsisimula yung ating fellowship hindi man lamang nakapagkamayan. Akin pong wini-welcome sa ating pong kalagitnaan ang ating isa sa mga kapatid galing pang Socorro, si Sister Irene Pitugo. Ano po? Ayan, pakiharap doon sister. Yan po ay sa mga binata ay dalaga pa po yan. Available, mga kapatid, ay maglilingkod po sa atin sa dalahikan. Siya po ay nagboluntaryo, siya po ay tapos ng nurse at nakasama ko rin naglingkod doon sa Isla Verde kami ni Pastor Dulay. Maglilingkod dito sa atin, sabi ko nga sa kanya, hanggang second coming, ano po, mabuhay lamang natin ang dalahikan. Kung papaanong ang San Vicente ay buhay na buhay. Sapagkat kahapon po ang good news, sila po ay narito na. Nauna lang ako sa inyo, no? Nang konti, sumunod na rin sila sa akin. Kahapon, kauna-unahan po dumating dito ang San Vicente. At dala-dalang na po nila lahat. Ano po? Pati lang ka. Kaya ang kanilang nilutong humba ay pangbuong araw ng Sabat po, talagang masarap at ako po ay nakakain ng marami, na-bless po ako, mga kapatid. Kaya ang mahalaga po sa atin sa ganitong spiritual retreat ay iiwan natin ang mga bagay na magiging hadlang, ano po? Kasi nakakalungkot nga po, ay kakaunti tayo, ay hindi natin lubos maisip kung bakit ganon. Talagang nasa panahon na tayo ng last day events na kapag pinag-usapan yung spiritual retreat ay kakaunti po ang nagre-retreat, ano po? Kakaunti, Sir Winfred. Siguro mamaya-maya ay marami na yan dahil malapit na yung divine service. Kaya purihin po ang Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Narito tayo, mabibless tayo. Ngayon po ako ay pinag-atasan lamang, actually po ay pinapapakyaw ko ito kay Sir Winfred at sa akin po inaatang ito sa kadahilan ng ako daw po ay mayroong pamilya na. Bagaman hindi pa naman talaga ako veterano dahil 5 taon pa lamang na itinataguyod ang pamilya, hindi pa gaanong expert, ano po. Kaya nais ko pong i-share sa inyo, buti na lamang yung akin pong Mrs. Kapon ay mabilis gumawa nitong PowerPoint at sabi, paki-search sa internet yung Adventist Home. At ngayon po ay pahapyaw kong isasaysay sa inyo ang the effects of parenting on society. Kaya ano ba ang kahalagahan, mga kapatid, ng isang masayang pamilya? Kaya sa Revival Reformation, mapapansin natin ang unang pamilya na naging masaya ay walang iba kundi si Noe. No, masaya si Noe. Si Noe po ang pinakamagaling na mangangaral, Brad Pitt. Sa loob ng 120 years na pangangaral, nahikayat niya ang pamilya. No? Buong pamilya niya naligtas, 120 years na pangangaral, 8 ang naligtas, mga kapatid. Pinakamagaling si Noe sapagkat buong pamilya ay napagtuunan niya ng pansin. No? Bagaman yung mga tao ay pinagpapakitaan na ng Panginoon ng maraming miracle kasi yung mga hayop pumapasok na ay pinagtatawanan pa rin si Noe. Pero ang pinakamaganda nito, mga kapatid, si Noe ay nadala niya ang pamilya sa paanan ng ating Panginoon. Kaya sa witnessing,
Ay, kung tayo ay magsasaksi, ay unahin natin ang Jerusalem. Ano ba yung Jerusalem, mga kapatid? Saka yun sa Acts chapter 1, verse 8. Yun ay tumutukoy sa ating family, family life. Sa buong buhay ng ating pamilya, mga kapatid. Masaya tayo kapag nandun tayo sa langit, ay nakita natin si nanay, tatay, kuya, ate, nene, bunso, si Totoy. Okay. Ay, masayang masaya siguro po tayo. Hindi lang siguro, mga kapatid. Sigurado, masaya tayo kapag tayo nagkita-kita kids doon sa langit na bayan na inianda sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Tayo po ay manalangin. Maikli lamang po ako magsalita at si Sir Winfred po ay yung pang alas 11 ng gabi ay pinakat ko yon dahil inaantok na tayo. Pero itutuloy po yon, mga kapatid. Na mismo, Brother Liude, no? Dapat talagang hindi tayo magpapahipot-hipot, mga kapatid, ano? Pagdating sa spiritual, yan. Tahas ako ng sinasabi sa inyo ngayon, nagpapatawag tayo ng spiritual retreat. Pero ilan ang tutugon? Mapalad kayo! At narito po kayo. Pero kung minsan nagpapahipot-hipot po tayo, mga kapatid, pag pinag-usapan natin ay spiritual. Kaya makikita po natin sa buhay pamilya, meron pong tinatawag itong, ayan, ito. Yung horizontal, ito po yung pamilya, no? Kasama ng buong pamilya, maring isa pa lang anak nila. Ito namang vertical, ito yung, ang layunin nito ay spiritual. Mga kapatid, spiritual, itaas ang aspeto ng spiritual na buhay. Ito yung priority natin. Hebrews chapter 12 verse 14. Kung wala ang pagpapakabanal, sino man ay hindi makakita sa Panginoon. Diba, Brother Jude? Sanctification ang goal natin. Sabi ni Ellen White, sanctification is the work of a lifetime. Kaya ang sanctification, mga kapatid, ito yung ngitiin ng ating buhay, ang ating buong pamilya ay maakay natin sa kabanalan. Ayan. Kaya po yung tinatawag nating horizontal at vertical ay mahalaga po yon, no? Pamilya at Kristo. Magkaugnay si Kristo ang nagbibigay ng magandang ugnayan sa pamilya. Diba, Sister Shelly? No? Gusto natin, ang hangad natin kasama ang asawa ay madala sa iglesia. Para masaya. Ano po, mga kapatid? Ako, mga kapatid, ay malungkot din ako. Minsan, ano po, malungkot din ako kapag hindi kami nagkakasama-sama. Siyempre, ako po ay dating single. Sabi nga sa Bisaya, single ang motor. Ay mahirap po na isakay ang buong pamilya sa motor. Di ba, Brother Jess? Kaya sabi ko kay Lord, walang pambili ng mga magandang mga bios, mga kapatid, ay milyones. Lord, kahit second hand na lang. Yeah. Ngayon, paikot-ikot, kasama na sa visitation, Brother Ate. Kaya gusto natin buong pamilya involved kasi ang mga Jehovah Witnesses, mga kapatid, ang buong pamilya nila, kapag sila ay nagbabahay-bahay, kasama nila sa tinatawag nating paglilingkod. Kaya mahalaga po itong i-emphasize natin, over-emphasize on the horizontal relationship na ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi sa Biblia po ay hula. May hula ang Biblia, ano po? Matthew chapter 10 verse 36, na ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasambahay. Minsan, bakit sa pamilya ay hindi buo? Kagaya ng case ni Sister Irene. Sister Irene, pakitayo nga. Pakitayo. Pumarap ka sa kanila, sa mga binata. Ayan. Okay, thank you. Si Sister Irene po ay isa lang Adventist sa kanila. No? Nag-iisang Adventist. Kasi ang kaligtasan ay individual. Ano po? Kung tatanungin natin ang kaligtasan,
Kaya bang iligtas natin ang ating buong pamilya? Di ba? Hindi po. Mga kapatid, pero hanggat maaari, Brother Pete, mas maganda na ang pamilya ay mabigyan natin ng pagmamalasakit. Kasi kung babasahin ninyo ang Ezekiel chapter 14, verse 14, nakalagay doon, bagaman si Noe, si Daniel, si Job ay nandoon na sa buhay, buhay ako, sabi ng Panginoon, hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili, sariling pamilya, sariling sambahayan, kundi ang kanilang ililigtas lamang ay ang kanilang sariling katwiran. Yan. Ay, bakit tumatakbo ito, sir? Maganda ito. Automatic to eh, mga kapatid. Yan. Okay, yan. Sa, dako po tayo sa, yan. Ito po. What kind of parent are you? Yan. Anong klase po tayong magulang meron? If your children were asked to pin a title on you, your children will most likely label you as. Ano? Anong klase daw po meron, anong magulang tayo? Tayo daw ay helper, tinker, boss, bossy, ano po? Yung talker, sweet, generous, okay, stubborn, troublesome, ano ito? Cantankerous. Hindi ko alam yan. Anong meaning yan, sir? Wala. Kasi kahapon lang ito binigay sa atin eh. Pero diyan natin may evaluate kung anong klaseng magulang tayo na kung paano nating itrato yung ating mga anak. Kasi sa Biblia, ang alam natin, hindi basta-basta yung pagtuturo, Brother Ramon, ano? Ay talaga namang mai-irita ka. Paano kaya? Basta, medyo mahirap, ano? Challenge sa akin po at sa aking misis kung paano. Tayo ang nakababatid, mga... Madaling magalit. Ayun, madaling magalit. Buti na lang may dictionary doon. Ayun, madaling magalit. Ayan. Kaya pag magulang ka, talagang mahabang yung pisik, mahabang yung pagpapasensya, mga kapatid. Kasi, alam mo, tayo mga magulang, okay, tayo mga nanay, tatay, tayo ang represent ng Panginoon dito sa langit. Kasi yung talagang totoong magulang natin ay yung ama na nasa langit. Halimbawa ko, magbibigay tayong halimbawa, Brother Lute, ako ay malupit na ama. Pag nagkamali ang anak, pitik, pitik sa ilong, pitik sa tenga, kurot. Halimbawa, ganun na ganun yung lifestyle ko, mga kapatid. Anong iisipin ng bata, Brother Lute, hanggang sa kanyang paglaki? Malupit, baksik. Iisipin niya ang Diyos. Ang Diyos ba mabaksik? Pero kung ang pagpapakita mo sa iyong anak ay yung tinatawag natin, parang kaibigan mo siya, maganda yung iyong talagang pagpapalaki, anong nasa isip niya, Brother Dan? Ang Diyos ay Diyos na napakabuti. Diyos na mabagin. Diyos na mapagpasensya. Diyos na maawain. Diyos na mapagpatawad. Diyos na mapagkumbaba. Yun ang iisipin ng bata. Kasi tayo nga po, tayong mga magulang, mga minamahal ko mga magulang, tayo ang represent. Tayo ang kinakatawanan ng langit, no? Ng ating Panginoong Amang nasa langit. Kaya alam ko po, isang hamon ito sa bawat isa sa atin. Alam ko na walang perfectong pamilya. Pero iniisip ito ang ating goal, Brother B-Boy. No? Ilang taon na lang magpapakasal ka na. Lalapit ka na sa akin, Pastor Bong, ikasal mo ako. Di ba? Kaya iimbok natin yung mga binat at dalaga na kayo ay magpakasal sa church. Dahil kaunti na ngayon ang nagpapakasal sa church. Kasi nakakalungkot po, nanay. Nababalitaan natin, lobo nanti yan. Ano po? Kaya talagang masaya ang magulang kapag yung kanyang mga anak ay talagang alam,
ang kung sino ang sweetheart, kung sino ang kaibigan, ay ngayon hindi na alam kasi mabilis ang teknolohiya ngayon. Isang text lang ha, kita tayo sa Jollibee. Yan. Kita tayo sa Catalina. So may maraming mga ganong pagkakataon mga kapatid. Ay alam niyo ngayon, ang mundo natin ay talagang ginagawa ng kaaway na sirain ang pamilya upang ang pamilya po, kapag sira ang pamilya, meron bang iglesyang masaya? Meron bang mananampalatayang masaya? Hindi po, apektado rin tayo ngayon. Kaya ang goal natin mga kapatid ay palakasin ang samahan sa pamilya. Amen? Ginigising ko lang kayo mga kapatid, ay parang si Brother Bigoy inaantok na eh. Kasi alas 3 nang natulog eh. Ano? Hello Brother Bigoy. Siyempre, masarap magpintuan. Alam niyo mga kapatid, karanasan ko rin yan eh. Bilang kabataan, talagang kapag ikaw ay kabataan, gusto mo ang gabi ay parang araw. Kulang ang oras. Ngayon mga kapatid, ang ating goal, sabi ni Malakay, bagaman may mga pamilyang hindi maayos, wasak ang pamilya, hindi buo, ang ating goal mga kapatid ay mabuo. Ang magandang samahan sa pamilya. Amen? Kasi kung may magandang samahan tayo sa pamilya, meron rin tayong magandang samahan na matadala sa ating iglesia na kinakatawanan ng bayan ng Diyos. Ito ang sabi ni Malakay. No? Ito yung ipinaalala sa akin, Sir Winfred, ng mga talata sa Revival and Reformation. Ito, Malakay chapter 4, verse 5. Narito aking susuguin si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon at kanyang pagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Maliwanag, mga kapatid, ang goal ng Biblia bago dumating ang Panginoon ay magkaroon ng magandang samahan ang pamilya, lalong higit sa iglesia ng Diyos na kanyang kinakatawan bilang kanyang bayan. Kaya ang tanong sa atin, Brother Liute, sino ba ang sabi nga sa Good Samaritan, sino ba ang aking kapwa? No? Sino ang ating kapwa? Una, asawa. Diba? Mahalin mo ang iyong asawa. Ayan ang, yan ang sinasabi ni Pablo eh. Sabi po ay sa aklat ng Epeso, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa kanyang iglesia. Ito pa, inulit ni Apostol Pablo. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Huwag kayong maging mabait sa kanila. Anong ibig sabihin ng huwag maging mapait, Brother Jody? Para bagang sinasabi ng awit na lalo nang tumatamis. Lalo nang tumatamis. Kaya natutuwa ako kapag mayroong mga magulang na mag-asawa, kahit matanda na, ay talagang sweet sila. Lagi naka-holding hands, maya-maya panay ang halik. Ay sabi ko, parang isang challenge yan sa akin. Ay talagang ako ay medyo kabataan pa na Brother Dan, parang dapat ganun din ako. No? Mga kapatid, meron akong naobserbahan, no? Sa Rojas, mga kapatid, bagaman medyo maedad niya sa laiba, pag pumasok sa church, naka-holding hands, maya-maya, nung nakalingap ako, ay bakit humalik yon? Maya-maya, kumis na naman. Ay talaga ng mga kay parang pinaiinggit ah. Alam niyo mga minamahal ko mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano, ang napakamagandang bagay na dapat nating mapalakas ay yung ating pamilya, Adventist home. Ang tinutukoy kasi ngayon na mensahe na nais kong dalhin sa inyo ay tungkol po sa pananampalatayang Adventista. Sapagkat tayong mga Seventh-day Adventist ay tayo ay ilawang lumiliwanag sa sanlibutan ito na dapat ang ating buong pamilya
pamilya. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, pagliwanagin nga ninyo ang inyong mga ilawan at ang inyong buong sambahayan upang makita ng tao ang inyong mabubuting gawa at upang maluwalhati ang inyong amang nasa langit. Kaya mga kapatid, yan ang isang malaking hamon sa bawat isa sa atin. Yan. Ito pa, oh. Anong klase po tayong magulang? Tayo ba ay taskmaster na ang ibig sabihin ay parang kamay na bakal? Ano po? Ito ang gawin mo. Yan. Parang ganun yung pagdidisiplina. Pag hindi mo ginawa ito, may paano ka. Talagang laging kamay na bakal. Ito namang isa ay pleasure na ang ibig sabihin ay talagang ito rin po ay madaling mairita. Ibig sabihin ay talagang napakahirap. Napakahirap rin nga po sa mga nanay. Kaya naunawaan ko po yung mga nanay, ano? Talagang, kasi po ang mga nanay, talagang dapat nating unawain. Ano po? Ano, Nanay Wilma, no? Dahil alam natin ang pinagdaanan ng mga nanay eh. Kasi nakita ko yun sa nanay ko eh. Dahil dati-rati, yung aking tatay naman ay nung nabubuhay pa, ay kapag dumating yun sa aming bahay, ay talagang ang paglalakad ay zigzag. At sasabihin sa aking nanay, bigyan mo ako ng makakain. Atay, pag hindi ka alis to, mga kapatid, gigisingin ang mga anak. Magsigising kayo. Kung kailan pa lasing, ay doon pa kami si sermonan. No? Baliktad. Yung pater ko, kapag sabi sa akin, nung nabubuhay pa siya, huwag mo akong gayahin, ha? Anak, ha? Ganito na talaga ako. Huwag ninyong gagayahin ito. Yan ang sabi sa akin, pero nakainom. Pero pag hindi nakainom, servant bread, ay okay naman. Ha? Ay baliktad niya eh. Pero natutuwa ko, pinupuri ko si Lord bago siya namatay, ay nadala ko siya sa pananampalatayang ito. No? Panahon ni Pastor Patrick Ila. Kaya alam natin mga kapatid sa mga magulang, talagang dapat mahaba ang ating mga pasensya sa pagdidisiplina sa ating mga anak. No? Mga kapatid, talagang nandoon. Kinakatawanan kasi tayo eh. Tayo ang nagre-represent ng sangkalangitan. Dahil kung sa pagtutuwid natin at pagdidisiplina natin sa ating mga anak ay masyadong malupit, ang mga bata ay talagang magre-rebelde rin at iisipin nila, Brother B-Boy, ang Diyos ba na lumalang ay malupit din? Yun ang iisipin. Okay, welcome muna kay Brother Brian at Sister Liselyn from Karanglan, Nueva Ecija. Paki-tayo nga. Yan. Kasi nung ako po ay kabataan pa sa Nueva Ecija yan, ibig sabihin, binatang pastor pa kanon, ayon sila po ang mga officers doon sa area ng Nueva Ecija. Kaya masikla rin po doon. Lalo kapag lakarating po kayo kina Brother Brian, no? Ay meron po silang 30 hektaryang mga mangga. Tama ba, Brother Brian? 30. Yun. Puro mangga yun, mga kapatid. Ha? Kapag kay namasyal doon, ay talagang mananawa kayo. Okay. Kaya nga sabi po ng Proverbs, ito, turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran at kapag siya ay tumanda, hindi niya ito iiwalayan. Ibig sabihin, bata pa lamang ay dapat masupil na. Kasi ang nangyayari ng iba ay bata pa naman yan dahil maliit pa naman yan. Ay wag mo na. Ay bago mo ba didisiplinahin kapag may sungay na? Mahihirapan ka kapatid. Lalo't kapag higit ang bata ay inispoiled mo. At bata pa lamang ay hindi mo na tinuruan. Ayan. Ito, pipili po kayo, roles or relationship. Ayan. Ayan. Parang mabilis to, wagwan ano. Sir, kapag roles and relationship,
Kapag puro rules kayo, di ba mga kapatid, ay ito, batas, batas, bawal, bawal, bawal. Kapag relationship, ang pundasyon ay puro pagmamahal at tinatawag nating pag-ibig. Itong napakaganda, no? Pero mas maganda rin po talaga magsama yung roles at relationship. Pero dapat ang maging pundasyon ay relationship. Yeah. Roles or relationship, sabi sa atin. Ang sabi, roles without relationship, relationship breed. Chaos. Roles, relationship. Merong apat po na four parenting style. Number one ay authoritarian. Ang authoritarian po ay little love, plenty roles. Yan, puro roles yan. Yan, maliwanag na po yan. Ang national results, violent society, unsafe communities. Karamihan po na mga bata ay rebellious o rebelde. Pangalawa, ito po, permissive. Na ang ibig sabihin ay high love, mataas ang pag-ibig, low on limits. Hindi rin maganda ito. Ano po? Ibig sabihin ay hindi gaanong dinidisiplina. Puro pag-ibig lang. Ayan. Pinapakita yung pag-ibig. Pero dapat ay, ang sabi dito, permissive, ang national results, permissive society, anything goes. Ang ibig sabihin. Pangatlo, ito po. Rejecting, neglecting. Ang ibig sabihin po nito, law on love and limits. Wala ring kulang sa pagmamahal, kulang sa limitasyon. National results, cold and different society. Yan. Kaya makita natin yung tatlo, negative siya. Ano po? Ang dating. Ang pang-apat ay ito, kapatid. Democratic. Na ang ibig sabihin, yan. Balance, parenting style, high on love and high on limits, national results, responsive, caring, non-violent, and educated society. Kasi ang trabaho nating mga magulang, mga kapatid, ay ituro ang nararapat. Ano po? Kasi ang mga bata, kapag yan ay nataniman ng magagandang aral, ay yan ay i-imbak sa kanilang isipan. Akala natin ay hindi po sila nakikinig. Pero talagang sa totoo yan, wag lamang po tayong manghimagot, ay yan po ay nai-imbak sa kanila. Kaya sabi ng Biblia, ang buhay natin ay nasa pagpili. No? Deuteronomy chapter 30 verse 19. Inilagay ko sa inyo ang pagpapala at ang sumpa, ang buhay at ang kamatayan. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay kasama ng iyong bini. Ibig sabihin, piliin natin sa pamilya ang mga bagay na nakabubuti. No? Kahit tayo na bang mga anak, ay pipiliin natin yung pagsunod sa ating mga magulang. Kasi sabi ng ipanglimang utos, igalang mo ang iyong ama't ina upang tumagal ang iyong buhay sa ibabaw ng lupa sapagkat ito ang utos na may pangako. Maliwanag yan, mga kapatid. Kaya dapat ay maging masunurin. Ito po ang sabi ni Dr. Martin Luther King, those we must change, we must first love. Kaya may talata po sa Biblia, no? Revelation chapter 2 verse 4. May talata sa Biblia. Ako'y mayroong laban sa iyo na iyong iniwan sa akin ang iyong unang pag-ibig. Aba, first love. Mga kapatid, sino ba ang first love nyo? Sasabihin nyo, secret. Mga kapatid, sabi nga ng awit, my first love ay sino po? Si Jesus. Si Jesus ang unang umibig sa atin
tayo'y nagsisibig sapagkat siya ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya kapag uunahin natin ang Diyos na iibigin ng Diyos, tayo po, ito ay magiging influensya sa ating pamilya. Okay? Ito po ang sabi sa atin. Papipiliin po tayo. Discipline or punishment? Okay, saan po tayo dito? Discipline is a process, not a single event. Yan. Discipline is an environment, not just a circumstance. Discipline is a lifestyle. Ayan. Mabilis po yung oras eh. Punishment is correcting a specific wrong. Sabi sa atin, discipline is the building of lives. Mga kapatid. Kaya nakita natin ang pagkakaiba ng dalawa. Ano po? Kailangan din ang parusa eh. Biblical yan eh, mga kapatid. Ha? Kailangan ba ang pagdidisiplina? Okay. Basahin po natin ang Hebreo chapter 12. Ang Hebreo chapter 12 ay maliwanag po na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Ayaw po natin ang palapalagay, kundi nakalagay sa Biblia ang ating mga sasabihin. Ito po ang sinasabi sa Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manlupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis, inari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapat kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang nararanasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Maliwanag yan, mga kapatid. Ang magulang daw na walang ginagawang pagdidisiplina sa kanyang anak, ay ano po? Anong tawag doon? Anak sa ligaw. No? Ibig sabihin, hindi tunay na anak. Pero kung mahal mong yung anak, ang sabi po, ang tunay na anak ay nilalapatan ng disiplina. Ang purpose ng disiplina, mga kapatid, ay pagiging disciple. Disipulo, tagasunod. Kaya yung labing dalawang alagad na tagasunod ni Kristo, sila po ay mga disiplinado. Kaya sila ay naging disipulo, mga kapatid. At yan po, kapag tayo sa church ay nag-a-action, Brother Ramon, ng tinatawag nating disiplina, ang purpose ng discipline ay hindi basta-basta nagdidisiplina tayo. Dapat meron yung counseling. Bago lapatan ng disiplina, kakausapin. Katulad ng magulang na anak, alam mo ba yung ginawa mo? Yung ipapaalam mo, iisa-isa mo sa kanya. Ay yung nangyayari, nakakalungkot sa ating church, mga kapatid, ay nabalitaan, dinisfellowship na lang, hindi man lang kinausap, ay wala po sa tamang proseso. Kasi ang itinuro ng Matthew chapter 18 verse 15, kung ang isang kapatid ay magkasala sa iyo, ay siya ay lapitan mo. Kayong dalawa lamang. At ipaunawa mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. At kung hindi siya maniwala, magsama ka ng dalawa o tatlong saksi. At kung ayaw pang maniwala, iparating mo sa church. At kung ayaw maniwala sa church, siya'y ipalagay mo na tulad ng maniningil ng buwis. Kaya may mga proseso yan eh, mga kapatid. Ganon din ang pagdidisiplina sa anak ay dapat kinakausap. Huwag ka agad palo ng palo. Kurot na kurot, mga kapatid, ay nako po, ay talaga naman ang mga bata ay kawawa, ay nag-aaring ing-ing-ing sa sakit kapag lagi silang nasasaktan. Ano po, sabi nga ng awit 127 verse 3, ang mga anak ay mana mula sa Panginoon. Kaya sabi sa akin ni Nanay Wilma, stop na, tama ng apat. No? Tama na. Kasi nga yung kanya ay tatlo eh, natutukan niya. Kaya itong apat, tama na. Ano po, kapatid?
tama na talaga yan, mga kapatid. Kaya kung tutusin, maganda rin ang maraming anak kung talagang mayaman po tayo, no? Mga kapatid, maganda ang maraming anak. Isang dosin ng anak, bibigyan niya ng tagigisang katulong, Brother Brian. Tagigisa. At pagkatapos yun, okay. Bawat gabi, kakausapin niyo ang 12 na yun. Bago matulog, siyempre, dapat madama yung walang magulang. Ay, kasi kung mahirap din kapag lumaki sa katulong. Kasi sa atin po, mga kapatid, masaya. Masaya ang maraming anak kung ito ay madadala natin sa Panginoon. Pero kung ito ay hindi natin madala sa Panginoon, ito po ay nakakalungkot. Ano po? Okay. Saan ba tayo dito? Punishment is correcting specific. Ayan, nasabi na yun kanina. Parents' primary responsibilities are to teach their children, sabi po sa atin, to teach their children to act responsibly and to think independently and critically. Kaya yan ang tungkulin ng magulang, mga kapatid. Okay, napakarami yan. Basic individual values needed for healthy nation building, no? Na gagawin ng magulang. Literacy, community, equality, faithfulness, friendliness, industrious, integrity, loyalty, justice, mercy, reliability, selflessness, sobriety, righteousness. Ba? Dami yan. Okay. 10 basic principles, family life, affect nation, 1 Corinthians. Mga kapatid, yung 10 basic na yon, babalik po tayo sa 1 Corinthians. Ano po ang sinasabi ng 1 Corinthians? Sabi ni Apostol Pablo, makapagsalita man ako ng iba't ibang wika, maalaman ko ang buong hiwaga, magkaroon ako ng pananampalataya, subalit wala ang pag-ibig sa akin, ako ay katulad ng isang batingaw na umaalingaw-ngaw. Kaya ang napakalaga sa pamilya ay dapat pagharian tayo ng pag-ibig ni Kristo. Dahil ito ang magsasabi sa atin, Brother B-Boy, ito yung hahanapin mo. No? Hindi lamang magandang dalaga ang hahanapin mo, Brother B-Boy. Kundi, alam ko kasi ang type mo sa dalaga maganda eh, di ba, Brother B-Boy? No? Okay. Diyan ang hahanapin mo. Sabi sa Proverbs 31:30, ang lingap ay magdarayang, kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay siya ay pupurihin. Kaya ang Proverbs chapter 31 ay doon na nakalagay yung tinatawag nating pagpili ng mapapangasawa sa buhay. Sabi doon ay itinataguyod ang dangal ng asawa, maagang magluto, marunong manahi, marunong magsulusi, ano, pati medyas na butas, ipagtatahi. Ang sabi doon ay itinataguyod ang dangal ng asawa, responsible. Nakalagay doon, mga kapatid. Kaya, kompleto po ang Proverbs. Ngayon, ito pong sampu na ito, mga kapatid, na binabanggit dito sa tinatawag nating ayun. Dito po sa sampu na binabanggit sa Korinto, ito po yung sampu. Ang pag-ibig ay mapagpainood. Kaya sa mga magulang, dapat laging mapagpainood. Magandang loob, ang pag-ibig ay hindi mananaghili, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi inahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot. Yan. Mga nanay, huwag lagi kayong mayayamotin, ha? Mahaba ang pasensya. Ganon din sa mga tatay. Hindi na lumanang masama, hindi nagagalak sa kalikuhan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Love never fails, mga kapatid. Kaya dito po sa tinatawag nating binabanggit na sampo ay nabanggit ko na sa ngayon po sa sulat ni Apostol Pablo. God of relationship. Ito po yung happy parenting, mga kapatid. Ang pundasyon, si Kristo. Kagaya po ng binanggit ng Malakay, ang goal natin, restoration, mapanumbalik ang magandahang samahan sa pamilya, lalong higit sa iglesia ni Kristo. No?
Sino po yun, mga kapatid? Siyempre, yung iglesia ni Kristo na sumusunod sa kalooban ng Diyos, nangingili ng Saba. Mga kapatid, yun ang ating concern. Ano po? Pahalagahan natin ang ating pamilya hanggang sa dumating ang ating Panginoon. At ngayon po ay isusunod ko na si Sir Winfred, mga kapatid, doon sa mga umabsent kagabi. Sinasabi ko na ngayon, kahalati ng buhay nyo ang nawala. Pero no problem. Bagaman kahalati po ng buhay nyo ang nawala, ay dahil ngayon ay pupunan ko yan, mga kapatid. Pupunan yan ni Sir. Kaya hanggang Linggo tayo. Hanggat maaari nga sana ay wala nang uwian. Kasi kaya nga tayo ay nag-retreat, eh, mga kapatid. Spiritual retreat. Ay ang ilan, mga kapatid, ay talagang ayaw mag-spiritual. Gusto lang ay retreat. Ano po? Kaya magkasama yon, spiritual retreat. Okay. Sa pagkakataong ito, purihin po ang Panginoon, mga kapatid, ang ating